Tayo na po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo na ikalabing walo na linggo ng pangkaraniwang panahon. Ngayon ay atin pong ialay ang ating misa para sa ating mahal na Birhen Maria at para kay Jean Francis Chantal. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang nambana ng Team na Nasyon ng Quiapo, ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at ibang social media, at ang mga intensyon ng mga nakusposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomio tayo tinuturuan na kailangan nating ibigin ng Diyos ng buong puso. At sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat magkaroon tayo ng pananalig o panampalataya sapagkat kinakailangan ito. Gaano man kaliit, kasing liit man ng butil ng mustasa, ito'y makagawa na ng mahalaga at napakagandang gawain para sa buhay pananampalataya. Ngunit sa mga sandali na tayo nagkukulang sa ating pananalig sa Diyos at tayo nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukha sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang tinampok ng iyong pamuno at pagsusubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga,
sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong mga pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit ng dalhin ng Panginoon sa lupang ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang husto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at nananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon na nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkakaroon kayo ng takot sa Kanya, paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon ko, aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy, buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piling ng hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong. Sapagkat madalas siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang panampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. Pinagwakaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong
nang walang ibang nakarinig. Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng botel ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa mundok na ito, lumipat karoon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Sabado tayo ng 18 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon ang atin pong tema ay tungkol sa kapangyarihan ng pananalig sa Diyos. Ang pananalig, ang panampalataya ay isang biyaya at ito ay may kaakibat na kapangyarihan. Ito ay kapangyarihan na mula sa langit o mula sa Diyos. Hindi po tayo maaring magkaroon ng panampalataya o pananalig kapag hindi po natin tinanggap ang biyaya ng pananalig o panampalataya mula sa Diyos. At kung ito'y ating natanggap na, atin pong sundin ang pinakamahalagang kautusan. At ang pinakamahalagang kautusan ay pinapahayag sa lumang tipan sa tinatawag na tradisyon ng mga Hudyo o mga Israelita na Shema. At sa ating unang pagbasa, ang Shema ay napahayag sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, Verso 4 hanggang 13, na sa Versikulo 5, sinasabi ng ating Panginoon na ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ito'y naulit din sa bagong tipan noong tinatanong ating Panginoon ano ang pinakamalagang kautusan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kapitulo 26, versikulo 37, na kung saan sinasabi niya na ang unang kautusan sa Mateo chapter 22, verse 37, na ibigin mo ang Diyos ng buong lakas, ng buong puso, ng buong kaluluwa. Itong Shema na ito ay naulit din sa ating Salmo ngayon, Salmo 17, na kung saan ang Panginoon ay ating kalakasan at siya'y minamahal ng tunay. Kaya ang Panginoon ay ibigin nating tunay. At itong pag-ibig ng Diyos ay siyang pagpapahayag ng ating pananalig sa Kanya. Ang pananalig na kung saan ito'y nagsimula pa nung tayo na sa sinapupunan ng ating mga ng ating ina ay nagsimula na ang ating ugnayan sa Diyos na tinatawag itong ayon pa kay James Fowler na ito yung primal undifferentiated na pananalig sa Diyos. At kung tayo'y nailuwal na ay magsimula tayo ng pananalig na tinatawag na intuitive projective faith na kung saan ang ating munting kaalaman tungkol sa buhay, tayo ay mayroon ng pagpapahayag ng ating pananalig. At kung malaki na at nag-aaral na at tinuturuan na ating isabuhay, ang mga kwento, ang mga aral, at ito'y magiging tinatawag na mythic literal faith. At sa pangatlo na yugto, magkaroon ito ng
ating pag-unawa at magkaroon tayo ng tinatawag na synthetic conventional faith na kung saan atin ang napahayag ang ating pananalig sa Diyos sa ating pakikiisa sa mga debosyon, sa mga panalangin at iba pang gawain na nagpapahayag ng pananampalataya. Hanggang tayo'y lumaki na at marunong na tayong magnilay-nilay at magbulay-bulay sa ating pinag-aralan at magkaroon tayo ng tinatawag na individuative reflective faith na lumalalim na ang ating buhay pananalig sa Diyos at naging makulay na at lumalalim na kung saan hindi lang sa mga tradisyonal na pamaraan bagko sa isang pagkilala sa Diyos na personal. Hanggang magkaroon tayo ng tinatawag na conjunctive faith na kung saan tayo'y nagiging matibay na sa ating pananalig sa Diyos at dahil dito, handa na tayong mag-alay ng buhay para sa Panginoon, magsikripisyo para sa Kanya sapagkat ang ating pananalig at pananampalataya ay naugnay na ng malaliman hindi lang sa Diyos na ating kinikilala bagkus naugnay na sa pagbubuklod-buklod ng mga nananalig at ito'y tinatawag na mga komunidad ng nananalig sa Diyos at dahil dito tinatawag na conjunctive faith. At ang pang-anim nito ay ang universalizing faith na kung saan ang ating pananalig at pananampalataya ay lalo pang lumalalim na kung saan nakausap na natin ang Diyos puso sa puso at buong buhay natin 24 oras, 7 araw sa isang linggo at buong taon na 365 days ay laging ang presensya ng Diyos ay suma sa atin at dahil dito nagkaroon na tayo ng universalizing faith. Ito yung pananalig na hinihingi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 20, na kung saan lumapit ang isang tao na may anak na epileptic na sinasabi inaalihan ng demonyo at hindi ito mapagaling. At sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay kulang sa pananalig, kulang sa panampalataya. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 20, Kapitulo 17, Ebanghelyo ni San Mateo, maski kaliit lang ng butel ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, kung mayroon ito na matibay na pananalig, universalizing faith, ang bundok, nasasabihan mo, umalis ka, pumunta ka sa isang lugar, ito'y magagawa sapagkat ayon pa sa ating Panginoon, sa pananalig, walang bagay na hindi mapangyayari. Matibay na pananalig, pananalig na malalim at dakila, ang siyang dapat nating ipahayag sa ating buhay, pananampalataya sa ating Panginoon. Kung ito'y ating nagawa, tayo ay maituring na lumago na sa personal na pagkilala sa ating Panginoon. Sapagkat kausap na natin siya lagi sa ating mga puso, sapagkat kilalang kilala natin siya na ating Panginoon at siyang nagpapatibok ng ating mga puso, siya ang nagbibigay ng lahat ng ating paggalaw, pag-iisip, paglalakad at paninindigan sa buhay upang tayo handang mag-alay ng pinakamalagang bahagi ng ating sarili para sa Kanya. Buhay man ay kapalit, ating maipayag ang ating pananalig sa Kanya na napakalalim, napakatibay, napakasigla sapagkat ito'y tunay na pag-ibig sa Kanya. Naway, ibigin natin ang Diyos lagi sapagkat mahal na mahal niya tayo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pananalangin lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sanglilikha.
Atin pong itutugon, walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ng Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga puso ng mga leader ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamasakasarili, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong naging manhid, manhid na sa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Walang hanggang Ama, lumakad nawa kami sa gabay ng pananampalataya. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Ama, inilagay namin sa iyong paanan ang aming mga pangangailangan at nalangin kami ng may pananalig sa iyong tulong at awa sa ngitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Sitayo na po ang lahat. Manalangin ni Kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang alay namin na iyusan ng kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan sa pamigitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay nga marapat ni kayo aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag kahit ito'y walang anumang may dalagdag sa kalakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring pinakikihirapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng anghel si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kalakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, aging banal, ang makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang naganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan winapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Jen Chantal, sa lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng kagaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organizations na ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali at ika-5 ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ayong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsusubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ang lahat ng mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakrosposting sa iba't ibang paranaway ang inyong panalangin na dinggay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon upang makatulong ang Quiapo Church, mga kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaing kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalaing kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ang ating pananalig o pananampalataya sa Diyos ay siyang ating pagpapahayag ng ating pag-ibig. Gaya ito ng tibok ng ating mga puso na at ang bawat pinti ay padama natin ang ating pagkilala, pag-ibig at pagpupugay sa Diyos na nagbigay buhay, nagligtas sa atin at siyang laging
nagmamahal sa atin. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari pa lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus na sa rin na higmo siya ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa imakamtanawa nila yung katugunan na tanggapin ng kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga lamahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan din naman mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may maalala ng pangakunan sa binyag na ikaw ay langibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareth. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.